Yo guys, ako ngayon yung Redmi K30 4G, release ng 2019. Ang problema nito guys, hindi raw siya nagtutuloy magkarga. So humihinto siya minsan around 20 or 30. Ngayon ay fifix natin to guys. Actually, bumili na tayo ng pyesa para dito. So unbox na natin yung mga parts. Papalitan na natin to ng bagong subboard o tinatawag nating charging board. Charging board dapat original, tapos may IC para siguradong supported pa rin niya yung fast charging at fast data transfer. Also, bumili na rin ako ng pamalit na main flex. So, isa na natin to. I-hit lang natin yung adhesive. Pag malambot na, pwede na natin itong buksan o tuklapin. So, nabuksan ko na to before kasi nga nag-remedy na ako dito. Kaya, hindi na siyang ganun kahirap buksan ngayon. Also, guys, tatanggalin na natin yung mga screws para ma-expose natin yung battery at saka ilang flex. So, tanggalin ko na yung main flex, battery. And also, tatanggalin ko na rin yung subboard cover. Subboard, nandyan nga pala yung vibration, yung speaker, yung charging. Nandyan sa subboard. Also, meron ding part yan ng signal, kaya ingatan ninyo. Nandyan din yung antenna cable. So, makikita nyo yung flex ng main at saka yung binili natin is identical. Parehong-pareho sila. At ngayon nga, tinatanggal ko na yung charging board niya. So guys, meron pa yung makikitang mga rubber padding dyan, yung gasket, sa may headphone jack at saka sa USB-C. So mahalaga na ilipat natin yan sa bagong charging board. Ano kasi yan guys eh, protection sa tubig para hindi basta-basta pasukin ng pawis o tubig yung device nyo. Yung iba hindi na to binabalik kaya saglit lang tinatagal ng charging board nila. Medyo tricky din to ilagay, ingatan ninyo kasi malambot lang yung charging board. Pwede yung mabasag. So, ilalapat ko na rin yung flex ng antenna. Make sure na na-plug nyo yun dahil kung hindi, hihina yung data ninyo or yung connection ninyo. So, ngayon ilalagay ko na rin yung main flex sa FPC connector niya, sa taas papuntang baba. May arrow naman yan para malaman ninyo kung paano yung tamang paglalagay. So, naka-arrow up yan, ibig sabihin mula sa baba pataas. Ngayon, binabalik ko na yung mga cover at assembly sa baba. Kasama na rin yung loudspeaker. Bago ko siya tuluyang isara, ititesting muna natin yung charging niya. So, ngayon, nagbukas na siya at nagkakarga siya. So, ngayon, hindi pa natin mapipredict kung talaga man magdedire-diretso to, pero so far, so good. So, ngayon, guys, is tatanggalin na natin yung mga alikabok bago natin tuluyang isara yung device. So, pwede na natin itong reassemble. So, nililinis ko na nga pala yung frame guys, maigi, para lumapat maigi yung kanyang back panel. So, medyo mahirap tanggalin yung original adhesive niyan. Pero, kailangan mo linisin maigi para maayos yung pagkakalapat pag naglagay tayo ng panibagong pandikit. So, ganun din sa cover, tatanggalin natin yung old adhesive niya. Ngayon, lalagyan ko siya ng pandikit. Gagamitin ko tong B7000. Hindi masyadong madami, hindi rin masyadong konti. Para tama-tama lang yung lapat niya. And then ngayon, lalapat na natin yung kanyang back cover. Magandang back cover nito guys dahil glass din siya. Now, lalagyan natin siya ng rubber band para i-hold niya yung back cover habang hinantay natin na tuluyang matuyo yung adhesive. So, ito na siya guys. Naisara na natin. Ngayon, magtitest tayo. Kita niyo naman, nagana yung Mi Turbo Charge niya. As it is. So, okay na okay po siya. And then after a while, pwede na natin tanggalin yung rubber band and test natin 100%. Okay na yung cellphone. Ready for release.